need for it makes us really want it. Amen? Amen. Kasi hindi natin sabihin na nauuhaw ako kung hindi mo naramdaman na nauuhaw ka. Nasabi mo, uminom ka ng tubig, hindi pa ako nauuhaw eh. Mm. Kaya ayaw mo uminom ng tubig. Yeah. Kaya ito, kung hindi mo talaga sabihin na nauuhaw ka at hindi mo talaga kailangan, hindi mo naramdaman yung pangangailangan mo nung tubig na yun, hindi mo talaga siya hanapin at hindi mo siya i-desire. Yeah. Pero likewise, God is only experienced as satisfying when our real need for Him makes us really want Him. Kaya parang tayo din, ma-experience natin sa masatisfy tayo ang nakailangan talaga natin si Lord pag naramdaman na natin si Lord. Amen? Yung naramdaman natin yung kakulungan sa ating buhay. Nawala si Lord. Na naramdaman natin parang I feel lost. Parang ganon. You are in the state na parang ano na ba ang buhay ko? Diba? Naramdaman nyo yun. Nakaranas kayo ng ganon. Amen. Ako nakaranas ako ng ganyan. I myself. May sabi ko, paano yun? Nararamdaman ko na parang nag-iisa na lang ako. Nararamdaman ko na parang lahat na wala sa akin. Yung ganong feeling. Pero, mararamdaman mo na lang na isang moment sa iyong pag-upo na iiyak ka na lang ng iiyak at sasabihin mo, Lord, I need you. Tapos kakanta kang, Lord, I need you, Lord. Kanta natin kanina, I need you, Lord. Kasi si Lord lang talagang makasatisfy sa atin. Amen. Aminin natin, mga kapatid, o hindi. Si Lord ang kailangan natin. Yes, and amen. Nothing in this world that can satisfy our needs, yes. our longing, kundi si Lord lang ang makapagsatisfy sa atin. Amen? Amen. Kaya isik natin siya. Isik ng isik natin siya. Dahil by seeking God, we can really walk kung ano ang gusto niya sa buhay natin. Ma-enjoy natin ang buhay natin. Amen. Hindi natin ma-enjoy ang buhay natin kung talagang yung life goes on, ganun lang, go on lang, bala na kung ano ng bukas or whatever yung ganun. It's good na mag-enjoy tayo, pero without God, we are nothing. Amen. And we are empty without God. Amen. Amen. Therefore, we need God in our life. We need Jesus. Amen. We need the water that can satisfy us. Amen. Amen. Yun ang kailangan natin. Mga kapatid, huwag tayong matulog, ha? Kasi kailangan masatisfy tayo. Huwag sayangin yung oras nating inupo dito. Amen! Pag-uwi mo mamaya ang gabi, marinig mo boses ko, ang ingay, satisfying! Amen! Kasi sayang, sayang mga kapatid. Maawa kayo sa sarili nyo. Nakuha sa thirsty for God. Yes. Diba? Pag Bisaya pa, thirst sabi ko kayo, hindi pala luha yun. Thirsty for God. Amen? Amen. Amen. So, gayon din ang Diyos ay nararanasan natin bilang kasiyasiya kapag ang ating tunay na pangangailangan para sa Kanya ay talagang gusto natin siya. Amen. Hindi tayo masasatisfy at hindi natin maramdaman yung satisfaction na yun na makukuha natin kay Lord kapag hindi mismo natin hiningi at hindi natin nararamdaman. Kaya ramdamin talaga natin at kinauuhawan dapat natin siya. Amen? Amen. Kinauuhawan ba natin si Lord? Amen. Amen! Kaya ang gagawin ng isang anak ba tayo ni Lord? Amen! Amen. Lahat tayo? Amen. Yes! Isa pa, lahat tayo? Amen. Amen! Ang gagawin natin, earnestly I seek you. Earnestly seek you. The Lord. Yes. Amen. Amen. Isik natin siya, taimtim natin hanapin si Lord. Amen. Kapatid, pumikit ka lang. Pumikit ka lang. Promise. Pag pumikit ka, makikita mo mukha ni Lord. Amen. Sasabihin niya sa'yo, anak, magising. Mahal na mahal kita. Amen. Ano man ang mayroon ka ngayon, anumang kabigatan, anumang pinagdaanan mo, here I am. Yes, amen. Here I am with you. I am with you. I
am the one you need. Amen. English yun na! Amen! Amen! Taimtim nating hanapin si Lord. Hindi tayo pwede, kailangan mag-confess kahit kanino. Pikit ka lang! Cry out to God, Lord, I need you, Lord! Diba? I need you, Lord! Tapos, more than yesterday, I need you, Lord! I need you more, diba? Anong sunod? Ganun lang yun, mga kapatid. Kailangan natin na-encourage ang sarili natin. Amen. We need to seek the Lord with all our heart, our mind, and our spirit. Kasi si Lord available. He just want us to call unto Him. Amen? Amen. You call to Him and you answer us. Diba? Ayun, may kanta yun. So, kailangan natin na hanapin si Lord. Nung nasa wilderness si David, na hinabol siya, na nagtatakbo-takbo siya dahil gusto niyang lumayo doon kay King Saul, ay doon naranasan niya na he pour out his craving before God. Doon siya nag-cry out kay Lord nang sabi niya, God, you are my God. I earnestly I seek you, my soul thirst for you, my flesh faint for you, as in a dry and weary land where there is no water. Tingnan mong panalangin niyang yan. Nangihina siya ng mga panahon na yun. Tuyong-tuyo na siya. Kumbaga, nahihirapan siya. Mga kapatid, pag nahihirapan tayo, I'm sure makikita natin si Lord! Amen! Amen. Nakikita niyo ba si Lord sa kahirapan natin? Yes! Amen! Kapag nahihirapan tayo, pag mayroon tayong mga sitwasyon sa buhay na uncontrollable, may kanta no na uncontrollable, yung hindi natin kaya, na gusto natin gumawa ng paraan pero wala tayong paraan. Yes. Yung wala tayong magawa dahil gusto man natin kahit tawagan na natin lahat ng tao sa Pilipinas. Sinong mga nanay dito? Amen. Opo. Yung mga nanay. Mga nanay, mga anak natin, di ba? Anak natin, may nanay pa. Yung mga single naman, mga nanay din, pamilya, kapatid. May mga sitwasyon na hindi talaga natin kontrolado. Yes. Yung tingin natin, dead end. Pero yung dead end na yan, dyan, si Lord, imi-meet niya tayo. Amen! Kaya kailangan, i-search talaga natin si Lord. Lagi nating hingiin sa Kanya, yung kauhawan sa Kanya. Mauhaw tayo, kapatid, kahit piling mo, hindi ka nauuhaw. Kauhawan natin si Lord. Kauhawan natin siya. Kasi siya lang talaga ang kakatagpo sa atin. Amen? Amen! 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 Amen. Amen. Nakikita ko mga mata niyo, ha? Ito, sabihin natin, gayahin niyo ako. The barren places teach us both to want most and to seek most what we needed most. Amen. Amen. May mga barren situation ba tayo sa buhay natin? Amen. Yes. Yung barren na ano pa sa Bisaya ang barren? Yung barren na hindi, parang hindi na gumagalaw. Uh-oh. Yung stagnant. Yung parang kumbaga sa mga taong isang dalaga or isang married na wife ay yung hindi makaanak, baog, yung ganon. Yung barren, as in hopeless ka na kasi barren. Parang wala ka ng ano. Sa mga barren situation ng buhay natin, doon natin makita na nandun talaga si Lord. Amen. Amen? Amen. Yung barren situation sa buhay mo, sa pamilya natin, mararanasan natin. Yung alam natin na, ay, 10 taon ko na yan pinagpipray, hindi nagbabago, lalo pa lumalala. Okay. At hindi. Tapos, share ka ng share, babalik sa'yo, sabihin sa'yo, ikaw na, lagpas langit ka na. Di ba yung mga ganon na mga terminology? Yes. Parang ikaw, pag ikaw naman dito, turo ka ng turo, sige lang, paint by paint, tapos yung mga ganon.
promise. Yes. Inaabot niyo yung mga pamilya niyo? Yes. Yung pamilya natin, iniiyak ba natin kay Lord? Yes. Gusto rin natin na maging kagaya rin natin? Yes. So, ibig sabihin, we are working our best para sila ay madala kay Lord. Amen. Para sila ay makasama rin natin sa pag-serve kay Lord. Yes. Amen? Yes. Pero, baliktad ang nangyayari. So, sa kabaliktaran ng nangyayari na yan, hindi maiwasan natin na malulungkot at ma-discourage, di ba? Parang minsan, ako, sample ko na lang, 17 years na ako dito. Di ba? 17 years ka, Lord, 17 years din ako nananalangin, Lord, yung kapatid ko, yung ano, nanay ko, yung uncle ko, lahat na lang. Kung pwede lang, boom, ang kan. Eh, parang hindi naman natin nakikita agad. Parang, tingin mo, parang hindi naman si Lord kumikilos. Pero at your lowest point, na parang pag-ud ka na, hindi mo na alam kung paano mo sila katagpuin. We just cry out to God and seek His presence and seek Him earnestly. Doon katagpuin ka ni Lord. Amen. Magugulat ka na lang pag tawag mo, nag-charge na pala sila! Amen! Amen. Kaya mga kapatid, huwag tayong panghinaan ng loob. Maging bold tayo, magiging ano tayo, matatag, lagi tayong matibay, hindi tayo madala sa mga discouragement na yan. Kasi kung yun ang focus natin, hindi natin mararanasan ang presensya ni Lord. Amen! Amen. Check it out! Yes! Yeah. Woo! Hallelujah, hallelujah! Oras de peligro. So, ganun din sa marriage. Yung mga marriage na alam natin na yung parang sabihin na lang, wala nang pag-asa. Meron na siyang pamilya, meron na siyang anak doon, tapos ako naman ito, ganyan. Yung ganun na scenario na ang hirap katagpuin. Na parang, paano mangyari pa na magkabalikan yun at ma-restore? Kalooban ba ni Lord ng isang pamilya ang kasal na mag-asawa ay magkabalikan? Amen! Kalooban niya na magsama sila forever, for Amen. Life! Amen. Amen! Kaya ako, pag nag-encourage ako at nag-ano ako sa mga may asawa, sabi nila sa akin, bakit may asawa ka ba? Na lang. Pero ate, sabihin ko sa'yo, kahit sabihin niya sa'yo, ayaw ko sa'yo, makipag-iwalay na ako sa'yo, hindi kita mahal. Sabihin mo sa kanya, ayaw mo sa akin, hindi mo ko mahal kita. Oh, talaga ang nagsabi. Kasi bakit? Yun ang sabi sa Biblia. Pagmamayari mo, you are one. You are one nung pinag-together kayo. Kaya yung mga naririnig kong, ah, wala nang pag-asa ganun. Ay, naku, hindi kita tatantanan. Sabi mo, ba't ganyan ka naman? Eh, dalaga ka naman. Eh, di ba nga, yung pamilya, re-restore talan ni Lord. O, di ba?